Pinocchio! Noong unang panahon, may isang matandang gumagawa ng laruan na nagngangalang Geppetto. Pag nagtrabaho siya, siya ay nakadarama ng kasiyahan. Pag nagpahinga na siya, siya ay nakadarama na ng kalungkutan. Buong buhay kong ito at wala man lang akong batang matatawag na aking anak. Isang araw, naglilok si Geppetto ng puppet mula sa kahoy sa anyo ng isang batang lalaki. Habang inilalagay ito sa aparador, sinabi niya, "Tatawagin kitang Pinocchio." Nung gabing yun, mula sa labas ng bintana, isang malaking bituin ng maliwanag na kuminang. Dumungaw si Geppetto sa bintana para makita ang kumikinang na bituin at gumawa ng isang imposibleng kahilingan. "Kung magkakaroon ako ng isang kahilingan, iyon ay sana magkaroon ako ng sariling totoong anak na lalaki." Nang gabing yun, ang nasabing malaking bituin ay pumasok sa loob ng kwarto ni Geppetto. Nagpalit ito ng anyo bilang asul na diwata. Ang asul na diwata ay lumipad sa itaas ng kama at sinabi sa natutulog na si Geppetto, "Matalinong Geppetto, binibigyan mo ng kasiyahan ang lahat sa paggawa ng magagandang laruan at mga relo. Ngayon, ako naman ang siyang tutupad sa iyong kahilingan." Tapos, pinuntahan niya si Pinocchio at sinabing, "Munting puppet na kahoy, ikaw ay makakapaglakad at makakapagsalita gaya ng totoong bata." Tinapik niya ang puppet ng isang beses gamit ang basto niya. "At kung mapapatunayan mo na ikaw ay totoo at matapang, balang araw, ikaw ay magiging totoong bata." Bumukas ang mga mata ni Pinocchio at sa isa pang mahika ng diwata, isang kuliglig ang lumitaw. "Heto si Ginoong Jiminy Cricket. Siya ang magiging konsensya mo. Mananatili siya sa tabi mo para tulungan kang gumawa ng tamang desisyon." At pagkatapos, lumipad ang asul na diwata at naglaho. Nang magising si Geppetto kinaumagahan, sinabi niya, "Kukunin ko ang aking si Pinocchio sa aparador para tapusin ang ilan pang huling detalye." Pero walang laman ng aparador. Nag-alala si Geppetto at nagsimulang halugugin ang buong bahay. Nang biglang, isang boses ang narinig sa kabilang dako ng silid. "Ama, narito po ako, Ama!" "Ano? Nagsasalita ka?" "Opo, ako si Pinocchio, ang anak niyo." "Paano ito nangyari?" Mabilis niya itong pinuntahan at agad niyang niyakap ang puppet na kahoy. "Pinocchio, anak ko." Masaya niya itong sinabi. Isang araw, nakita ni Pinocchio ang mga bata na papasok sa eskwelahan at sinabi niya kay Geppetto, "Gusto ko rin pong pumasok gaya ng ibang mga bata." Nang araw ding yun, bumalik ng bahay si Geppetto na may dalang mga libro. "Ngayon, makakapasok ka na." Nang sumunod na araw, nagpaalam si Pinocchio kay Geppetto. Siya ay masayang nagtungo sa eskwelahan habang humuhuni. Ang kuliglig na nakasakay sa kanyang balikat ay masaya rin. May lumapit sa kanilang dinaraanan. Ito ay ang ganid na soro at ang hangal na pusa. "Napakagandang bata mo naman. At saan ka naman pupunta sa napakagandang araw na to?" "Papasok ako sa eskwelahan." "Dapat sumama ka sa amin doon sa perya." Inilagay niya ang braso niya sa paligid ng balikat ni Pinocchio. "Makinig ka sa akin. Ang lahat ng gusto mo malaman, matututunan mo yun sa perya." "Talaga?" "Gagawa ako ng kasunduan at maniwala ka sa akin." "Tama, talagang maniwala ka sa kanya." "Manahimik ka hangal. Huwag mo siyang pansinin, Pinocchio. Pumunta tayong perya para makita mo mismo." At sinabi ni Jiminy, "Pinocchio, hindi niya alam kung anong pinagsasasabi niya." Pinitik ng soro ang kanyang daliri at tumalsik palayo si Jiminy Cricket. "Pinocchio, huwag kang makinig sa kanya." "Sige, pumunta tayo ng perya." At doon sila ay nagtungo. "Huwag, Pinocchio, tigil!" Pero si Pinocchio, ang soro at ang pusa ay hindi siya narinig. Nasa loob na silang lahat ng perya. Sa entablado, nagaganap ang isang pagtatanghal ng mga puppet. "Isa rin akong puppet! Kaya ko rin sumayaw ng ganyan!" Tumalon si Pinocchio sa entablado at nagsimulang sumayaw kasama ng iba pang mga puppet. Nang biglang, naghihiyawan ng mga tao. "Tingnan mo ang bagong puppet! Wala itong PC!" "Walang PC?
Nakakamangha! Ang lahat ay tumawa ng tumawa. Naghagis sila ng mga barya sa entablado. Isang nagngangalang Stromboli ang nagpapatakbo ng perya ang nakakita sa mga baryang itinapon sa entablado. Siya ay isang gypsy at malupit na tao na talaga namang napakasakim. Ngayon, sabay himas sa baba. Ang puppet na ito na walang mga pisi ang magpapayaman sa akin. Ang sumunod na naalala na lang ni Pinocchio ay binitbit siya at itinapon sa isang hawla. Hoy! Pakawalan mo ako kung hindi susumbong kita kay Ama! Tuturuan ka niya ng leksyon! Palagay mo ba isa akong hangal? Bata, sumigaw ka hanggat gusto mo! Hindi kita pakakawalan. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Ikaw lang ang makapagpapayaman sa akin ng todo! Pagkatapos makaalis ni Stromboli, sumigaw ng saklolo si Pinocchio. Walang iba maliban kay Jiminy Cricket ang nakarinig sa pagtawag ni Pinocchio. Hindi ako makaalis! Paano ito nangyari sa akin? Ang lahat ng ito ay dahil hindi mo ako pinapansin. Huwag ka nang umiyak. Kasama mo na ako. Hahanap tayo ng paraan para makatakas. At nang biglang, poof! Dumating ang asul na diwata. Pakiusap, maaari mo ba akong tulungan? Sabihin mo muna sa akin, paano ka napunta sa loob ng hawla na yan? Nagdesisyon siyang magsinungaling sa diwata tungkol sa nangyari. At sa kanya sinabing, Nanakawan po ako. Totoo ba yan? Nakasimangot niyang sinabi. Nagsimulang humabang ilong ni Pinocchio. Tama! Nanakawan ng dalawang lalaki! Ay mali! Apat pala! Lalong humabang ilong niya. Kinuha nila mga libro ko. Pinapunta nila ako dito. At itinapon nila ako dito sa hawla. Humaba nang humaba ang kanyang ilong. Hanggang sa wala na siyang makitang iba sa kanyang mukha. Kundi isang malaking higanting ilong na may pugad ng mga ibon. Bakit napakalaki ng ilong ko? Pinocchio, dapat alam mo talaga ang katotohanan. Kung sa bagay, gusto ko pong magpunta ng perya. Nagpunta ako dito kasamang Zoro at ang pusa. Umikli ang kanyang ilong at nahulog ang pugad. Tapos may naglagay sa akin dito sa kulungan. Ang ilong niya ay bumalik sa normal. Magaling! Ngayon, makakawala na kita dito. Sa kumpas ng kanyang baston, nakawala sa hawla si Pinocchio. Heto ang mga libro mo. Tandaan mo, mag-isa ka na lang simula ngayon. Siguraduhin mong gagawin mo ang tama sa susunod. Matapos ang kanilang pag-uusap, ang asul na diwata ay naglaho. Nakabalik si Pinocchio sa daan pa eskwelahan. Isang kutsero na may magandang puting kabayo ang dumating. Mayroon siyang nakamamanghang karwahe na may nakapaskil na isla ng kasiyahan. Hoy, bata! Gusto mo bang sumakay? Hindi po, salamat. Papunta akong eskwelahan. Mas mabilis kang makakarating pag sumakay ka. Sige po! Gusto kong makarating ng eskwelahan kaagad! Nung nasa loob na ng karwahe si Pinocchio, sinabi ng kutsero, sabihin mo, tingin mo bakit gustong pumasok sa eskwela ng mga bata? Para matuto at lumaki, sa palagay ko. Para magawa ang gusto namin. Kung ganun, paano ko sabihin ko sa'yo na magagawa mo ang anumang gustuhin mo ngayon din? Ngayon din? Oo, isipin mo. Kalimutan mo ang mga libro. Kalimutan mo ang eskwela. Ngayon din, gusto mo ba ng maraming candy na makakain? Lahat ng candy? Oo, sorbetes din. Lahat ng lasa ng mga candy, lahat ito at marami pa. Sa isla ng kasiyahan. Isla ng kasiyahan? Pinakamagandang lugar sa lahat para sa mga batang gaya mo. Huwag kang makinig sa kanya, Pinocchio. Ano, tayo na? Alam ko kung nasaan ang isla ng kasiyahan. Maswerte ka ngayong araw, bata. Ano sa palagay mo? Tayo na dun! Pupunta ako sa isla ng kasiyahan! Hay, eto na naman tayo. Ilang sandali pa, huminto ang kutsero. Hindi na makapaghintay si Pinocchio habang patingin-tingin. Ang lahat-lahat ng sinabi ng kutsero sa kanya ay totoo. Nagkalat ang mga candy sa lahat ng sulok. Iba't ibang lasa ng balde-balding sorbetes. Ang mga batang gaya niya ay kakain ng kakain at maglalaro buong araw. Walang kailangang magtrabaho o maglinis. Pero matapos ang ilang araw, para bang may kakaiba. Kaya tinanong niya si Jiminy Cricket. Saan na napunta ang ibang mga bata? Mga buriko na lang ang nakikita ko.
Sigurado ako, madaming batang narito dati sa paligid. Nang sandaling yon, isa sa kanyang mga tenga ay biglang naging tenga ng buriko. Tapos, ang kabilang tenga niya naman ay bigla ding nagbago. Oh, hindi! Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Iha! Iha! Oh, hindi! Ngayon, alam ko na! Naging buriko ang mga bata dito, tapos sila ay binibenta. Pinokyo, kailangan mong makatakas dito, dali! Habang kaya pa natin! Tayo na! Iho! Iho! Takbo, dali! Tumakbo sila palabas ng isla ng kasiyahan. Di nagdagal, nasa pantalan na sila sa may karagatan. Tinawag ni Pinokyo ang lalaki sa pantalan. Pakiusap, Gino! Hinahanap ko ang matandang lalaking nagngangalang Gepeto. Kilala mo ba siya? Iho! Iho! Oo! Yun ang matanda na iniwan ang anak isang araw at di na nagbalik pa. Naglayag yung matanda para hanapin yung anak niya at wala nang nakakita pa sa kanya mula noon. Oh, hindi! Kasalanan ko ang lahat ng ito! Iho! Iho! Kailangan kong hanapin si Ama! Hahanapin kita, Ama! Tumalon si Pinokyo sa pantalan patungo sa karagatan. Tumalon din ang kuliglig sa di kalayuan. Ang katawan ni Pinokyo ay halos gawa sa kahoy, kaya lumutang siya sa karagatan. Nang biglang may kung anong mabilis na papalapit sa kanila. Ito ay malaki at napakabilis! Sa ilang sandali lang, isang higanteng balyena ang dumating. Binuksan nito ang kanyang higanteng panga at sa isang lunok, nilamon si Pinokyo. Sila ay nasa madilim na tiyan ng balyena. Ayos ka lang ba? Tanong ni Pinokyo sa kuliglig. Ayos lang ako. Sandali lang. Ama? Kayo po ba yan? Ama! Ama! Ako to si Pinokyo! Pinokyo? Anak ko! Akala ko na nanaginip lang ako. Masaya silang nagyakapan. Humingi ng tawad si Pinokyo sa pag-iwan sa kanyang ama. At si Gepeto naman ay masayang nakabalik na sa wakas si Pinokyo. Patawarin niyo po ako, Ama! Alam ko na ang mga pagkakamali ko at hindi ko na po kayo iiwang muli. Kailangan na nating makalis dito. Meron akong ideya. Gumawa tayo ng apoy na makapagpapalabas sa atin dito. Nangalap sila ng mga kahoy na hindi sinasadyang nalunok ng balyena. At nagsimulang gumawa ng apoy. Ganito natin mapapabahing ang balyena. Winasiwas ni Pinokyo ang mga braso niya sa ibabaw ng apoy para gumawa ng usok. Di nagtagal, dumami na ang mga umaangat na ulap ng itim na usok. Umubo ang balyena. At pagkatapos, atsyo! Sa isang malakas na pagbahing, sina Pinokyo, Gepeto at Jiminy Cricket ay lumipad palabas sa butas ng malaking balyena. Gumulong sila ng gumulong sa ibabaw ng dagat at sa wakas, nakarating sila sa pangpang. Tapos, sa isang iglap, lumitaw ang asul na diwata sa harapan nila. Pinokyo, iniligtas mo ang iyong ama. Tama ang mga ginawa mong desisyon sa pakikinig sa iyong konsensya at napatunayan mong ikaw ay matapang at totoo. At ngayon, ikaw ay magiging totoong bata na! Tinapik ng asul na diwata ang ulo ni Pinokyo ng kanyang baston. Tiningnan ni Pinokyo ang kanyang malambot na mga braso at mga binti. Hinarap ng asul na diwata ang kuliglig at sinabing tapos na ang kanyang trabaho dito. Sa isang kisap mata, silang dalawa ay naglaho. At si Pinokyo at Gepeto ay namuhay ng masaya magpakailanpaman. Wakas! If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!